Hindi naman tayo talaga kaibigan ng mga Amerikano. We are a tool, we are a proxy, and we are a pawn, for God's sake. And when would Filipino people wake up? Kailan pa tayo magigising, for God's sake? We have to take hold of our destiny without relying to any foreign powers, maybe United States or any other country. Hindi magpapakamatay ang Amerikano para sa Pilipinas. That is a fact. At ito lang masasabi ko kay Ginong Tariela. Kung handa ka makipagpatayan sa sinasabi mong ikaw lang nagmamahal ng bansa dahil komodor ka, aba sir, huwag mong sukatin din ang kahandaan naming makipagpatayan. 18 years old pa lang po ako nang sumama sa revolusyon laban sa mapangaping gobyerno. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ano mga pinagsasabi nila? Ano ba ang interest na dinadala na? One thing, okay, Vietnam, on the over the South China Sea. Vietnam is doing a lot of aggressive things. Agree. Even to the point na yung ating claims is naapektuhan. Actually, ang Vietnam ang pinaka-aggressive sa South China Sea, is not China. Mm. But what the hell? Tarela is quiet about it. Powell is quiet about it. All of these people are quiet. Why? Hmm. Is it because the United States says wag niyong galawin ang Vietnam because we need Vietnam, we're trying to make legal sa kay Vietnam para maging kakampaign namin yan. Yeah. So wag niyo nang galawin yan. Ito na lang tayo sa China. Come on, that is very common sense. So hindi niyo nakikita yan? Oh, ang Vietnam, they're building so many things in the South China Sea, why they are not complaining? Ah, claro. Ma'am, oh. May sinasabi ito, dito. Malinaw ha? Yan. Malinaw yan, ha? Ma'am, sinasabi dito, dapat mag-resign si Tariela as Coast Guard officer at aminin na lang niya na siya ay recruited ng Central Intelligence Agency ng CIA kasi ito si Raymond Powell na ini-interview ng mga media sa Pilipinas ay CIA operative ito, hindi ito professional independent opinion maker and analyst. Ito ay paid operative ng CIA. Si Tariela, ang bit-bit niya na pananaw ni Powell na CIA operative. So unfair yan sa mamamayang Pilipino para ayan ang ibig naming sabihin ng false nationalism, peke na nasyonalismo. May ipakita tayo ma'am na brief video magre-react si Professor Ana tungkol dito ma'am sa mga ganitong mga line of propaganda and information operations para ma-analyze ng mga tao. Go guide ma'am. Before that, Eric. Very quick lang. Go ahead. Ang tanong is, bakit hindi na-cover ng mainstream media ang isang Amerikano at para bang siya ang nag-a-analyze kung ano nangyayari sa Pilipinas? Tama. Especially when you talk about foreign policy. Hindi naman siya Pilipino eh. Hmm. So bakit siya ang ginagawang talagang laging nasa, ang mukha niya laging nasa lahat ng mainstream media? Yes. And as if he is really entitled to make comments on our foreign policy. Is that not interference? Tama. Agree. In our national affairs and foreign policy? And trying to guide the mindset of the Filipinos to be poisoned about these things? At identified ito, Mama. Identified ito na operatiba ng CIA. Intelligence operative po ito ng CIA. Hindi man nila aminin. At doon, Ma'am, nakaangkla ang public narrative, opinion, operations, and information actions. Ma'am, itunghayan nyo po ito. Brief lang ito na video clip. Then magko-comment tayo. And then i-analyze natin in a brief summary ang panganib nabibit-bitin ng Marcos government na ipapahamak niya ang buong bansa at buong mamamayang Pilipino and including generations of Filipino na mamamatay sa digmaang hindi dapat maganap. Kaya dapat bago maganap ay maninindigan tayo at lalabanan natin itong bulok na patakaran ng digma-digmaan at tapang-tapangan ni Marcos Jr. at ng hambog ng mga bata-bata niya na kagaya ni Tariela. Tunghayan muna natin ito. We don't like you. We still view you as our colonial subjects, and we are not the friends of the Filipinos. You are a tool, nothing but a tool. We are using you. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. End of story. Grow up. America is not here to help you. Ma'am, ito po ay isang revelations. Na nagpapakita na minumulat tayo ng taong ito, hindi niya tayo minumura, kundi ini-explain niya ang colonial remnants and residue sa ating mga utak ay tanggalin natin dahil iba ang pagtingin ng pamunuan ng pamahalaan ng Amerika sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Professor Malindogoy. Oh, hindi kailangan ng isang Amerikano magsalita ng ganon para magkaroon tayo ng enlightenment kung ano ba talaga ang tingin ng mga Amerikano sa Pilipinas.
It's already there. It's in our history. And even until now, andyan pa rin yan. Na talagang, hindi naman tayo talaga kaibigan ng mga Amerikano. We are a tool, we are a proxy, and we are a pawn, for God's sake. And when would Filipino people wake up? Kailan pa tayo magigising, for God's sake? We have to take hold of our destiny without relying to any foreign powers, maybe United States or any other country. Ang problema ng Pilipino is bulag pa rin. Gumising ka na, Pilipinas, at mulat mo yung mga mata mo sa realidad ng buhay. Hindi magpapakamatay ang Amerikano para sa Pilipinas. That is a fact. Tama. Tama. But they will use us to their own advantage. Si itong nagsalita na video clip, it is just reinforcing what is the truth and fact of the matter sa sitwasyon ng Pilipinas vis-a-vis the United States. Ang dapat yan, Amerikano na ang nagsalita niyan. Pero my God, look, simply lang, applying for a visa to the United States. Oh, you have to what? Sometimes you even be degraded, being interviewed and being accused na baka mag-TNT ka doon. Even that is already a fact kung paano ka tinitreat, kung kaibigan ka nga, or talagang upon ka lang, or ginagamit ka lang. That is even a very small example, a very, very normal example, but already tells us kung ano tayo sa kanila. Kaya please, Philippines, wake up, pwede ba? Gamitin natin ang ating mga coconut shell at common sense to even analyze these things. Kasi at the end of the day, kapag hindi tayo gumising, maiiwan tayo ng buong mundo. Ang ibang bansa ay umuunlad na at, and they are free from any kind of, you know, being pawn or whatsoever. Tayo, nandun pa rin tayo at naiwan na tayo at naibalik na tayo nung panahon pa ng ano, American colonization sa Pilipinas. Ayun. Kaya please lang. Yeah, ma'am. Final na ito na interaction with you. Babalik ka, ma'am, sa ating talakayan sa Pilipinas nating mahal para durugin natin ang information operations ng mga CIA, ng mga Amerikanong propagandistang bayaran at ng kanilang mga operatiba, at hindi tayo matatakot na i-brand na pro-China. Hindi po kami insecure. Kami po ay handang... I've never been. Yeah, we have never been pro-China. Ako, to be very frank ka, Eric, hindi ako affected sa mga ganun. Kasi I am secured as a person and I am secured of who I am and what I am. What is my loyalty. And my loyalty is to my country. And that's only one. Correct. And that's the Philippines. Correct. At ito lang masasabi ko kay Ginong Tariela. Kung handa ka makipagpatayan sa sinasabi mong ikaw na nagmamahal ng bansa dahil kumodor ka, aba sir, huwag mong sukatin din ang kahandaan naming makipagpatayan para po sa ikabubuti at ikaunlad ng bansang Pilipinas laban sa dayuhang mananakop, China man o Amerika, Japon o sino man, o even ang mga lokal na mananakop at mapagsamantala. We have proven that, sir. 18 years old pa lang po ako nang sumama sa revolusyon laban sa mapangaping gobyerno. So huwag mo kaming sukatin, makikipaglaban ba kami kapag sinakop ng China, even ayaw namin nagdigmaan kapag nandyan ang digmaan? Yes, sir. At hindi kami susunod sa utos mo. Gagawin namin yan dahil yan ang tamang dapat gawin. When war breaks out, even if hindi namin gusto yon, lalaban po kami. Proven po yan. Pero hanggat hindi pa umaabot sa digmaan, dapat hindi naman umabot doon, lalabanan din namin ang ideya mong baluktot. Ma'am, itong ang final question namin sa iyo. Digmaan at tapang-tapangan ang ibinubulid ni Marcos Jr. at ng kanyang mga propagandista at mga bayaran, mga trolls niya at pati na ng Amerika na hindi naman nila kayang panindigan, subalit ibinubulid tayo sa kapahamakan. Kaduwagan ba at pagiging pro-China ang pag-iit ng diplomasya kontra digmaan? At totoo ba na sinasakop tayo ng China kapag tayo nakipag-usap sa usapin ng South China Sea, West Philippine Sea? Please educate our people in a summary point at babalikan natin yan sa susunod na episode. Pero mahalagang punto po yan na may paliwanag ninyo. Unang-una, ang dapat nating maintindihan is ang regional situation, okay? Ang pagkikipag-negotiate at trying to find a peaceful diplomatic solution dyan sa issue ng South China Sea is the best way forward. Kasi ang iniisip natin dapat bilang isang bansa ay hindi lang din sa atin, hindi lang yung bansang Pilipinas. Isipin mo din yung region mo, okay? Okay? Kasi kung tayo ay magkakaroon ng gulo sa China, the whole region will suffer as well. So lahat tayo dito sa Asia ay babagsak. So yun yung din dapat, kung may national perspective ka, lagyan mo rin ng regional perspective. So yun yung best way forward. Pangalawa, ang gera,
China is a very strong country, militarily, even economic wise. No, dapat nating tignan sa realidad ng mundo at even among nations and in terms of international relation that you need to be wise in how you're gonna relate with different nations. Mm. Okay, with China, you have to be what? Negotiate with them what you want and you may get it, pero wag mo silang ilagay sa... Ah, kasi ang tactic nitong current regime is megaphone diplomacy. Yes. Papahiya talaga nila eh. Hindi ganun, hindi nag-work yun. So dapat ano din tayo, wise. How we gonna get what we want in a way na hindi siya kailangan maging nasa media. Kasi usually, makukuha mo yung gusto mo kung maganda ang pakikipag-usap mo. Tama. So that is the way forward. Pangalawa, hindi natin kailangan ng gera para lang ma-assert natin yung tinatawag nating claim sa South China Sea. It's not the solution. Okay? Ang gera or military conflict, big or small yan, it's not to our advantage. Mm. Pangalawa, kailangan natin ang China in terms of economics. That is a fact. Okay? Huwag tayong magbida-bida at mag-ano-ano, ang tawag nito, ang angas-angas natin na as if kaya nating mabuhay without, yung ekonomiya natin is kayang mag-develop or maging strong without China. No! That is a fact of life right now in this world. Mm. All the countries in the world, the global south, recognize that. What we have to do is resolve our diplomatic our dispute in the South China Sea diplomatically and peacefully, and then continue your economic relationship with China that would be beneficial to the Philippines. Yung dalawa po, hindi yan i-isolate kasi iba naman ito. And I think the Chinese are not stupid to recognize that. So yun yung dapat. Now, itong foreign policy ng current regime, hindi foreign policy ng Pilipinas yan. Foreign policy yan ng Amerika. Yun yung dapat niyong tandaan. Okay. Ang ano ko sa ating mga kababayan, para may stretch lang ng konti ang kanilang intellectual at saka alam mo yung kanilang pag-iisip, look at the foreign policy of all ASEAN countries and look at our own foreign policy. Claro. And then make your own conclusion out of it. At tignan nyo kung ano ang nangyayari sa atin at anong nangyayari sa kanila. Kasi maybe you will be enlightened by just looking at these things. Ayun. And then maybe you will know kung nasa tamang lugar tayo or nasa tamang landas tayo o hindi. Yun yung kailangan natin gawin. Sometimes we need to study. Hindi lang yung